Okay po mga katongs, magandang araw po sa inyong lahat. Ayan o, talagang obligado na natin yung anuhan. Grabe yung ugat ng talong natin ito na o. Kailangan natin tabunan. Pagka dumating yung gulong, dito dadaan yung gulong yan. Itataklod natin na ganun yung lupa. Gamitin natin yung hand tractor. Sa ngayon mga katongs, maghahalaw kami ng bunga ni Ped. Kunin mo na yung malalaki lang ah. Nakahabis tayo. Yun o. Harvest. Unang harvest mga katong, sarap. Peda. Yung mga bulok to, kunin mo na rin. Ano, kunin mo yan. Yun o. Iyan o. Ito yung sarap sa rangkaan. Ito may uod yung isa. Pwede. Mamaya mag-i-spray ako. Kaya pinaharvest ko muna. Tsaka natin pa uuwi kay Boss Jay. Unang halaw. Unang halaw mga katong Stevie. Kasarap. Pwede. Mga alanganin, pwede na din yan. Para at least sabay-sabay na. Yan, marami ng mga ganito katong. Yan ang susunod na harvestin natin. Mga ganong kalalaki. Sabi mo kasi konti lang eh. Napuno na isang timba. Dali mo na ito. Sabi mo konti lang eh. Kaya sabi ko, isang timba lang dali mo. Takasad-sad lang kami dito sa isang block. Napuno na yung timba. Sabi ko kunin na rin kahit yung mga malilit na alanganin. Kasi wala naman ng kasabay yan eh. Tsaka yung medyo yung ay kaganda.
yung mga na-disforma kasi tumukod eh. Kaso mga katong, sumulang kagabi ay kahapon, lakas na naman ang ulan. Nalulugas yung bulaklak kapag nauulan ng may hangin. Thank you Lord. Tuloy-tuloy na sana. Ito yung mga ganito. Tulad nito, kaya bumaluktot. Naiipit nung pagkakakuha namin ng ano, ng leting. Yung unang mga bunga. Tapos tulad nito, ayan, tumukod sa baba. Bumaluktot. Bumaluktot sa tali.
Iba kasi yung mga katongs. Ito yung sinasabing unang halaw. Pagka nasimulan na yan, dire-diretso na yan. Baga tuloy-tuloy na. Kahit yung mga maliliit na langaning, kinuha ko na. Kasi buwan lang naman yan, sasabay. Kailangan mapagsabay-sabay na natin yung magiging sunod ng harvest. Talaga unang bunga. Hindi pa ganong pan. Yun ang kagandahan. Bed. Papasok mo to. Dito na. Dito ba may bunga? Sa dulo? Sige, panayin mo muna to. Marami ng maliliit, ano? Marami na. Kapal pa ng bulaklak. Ha? Kapal pa ng bulaklak. Kaya ako nakakuha dito. May madalang ba rito? Ruden! Ruden! Dito tayo sa dulo. Para makita nyo po mga katongs yung tsura ng mga talong dito sa dulo. Kasi puro bungad lang naman ang lagi nakikita na bibidyo ko. So, yan ang talong dito sa dulo, ano. Ah, meron nga. Tumasabay sa yung nasa bungad. Kasarap mamitas mga katongs. Dain ang bunga, dain malilito. Okay na okay ito mga katongs.
Marahin ang buo rin to. Itong dulo. Ayan. Ito nga yung kinrescatter ko at syapin na hawi yung mga damo sa ibabaw sa puno ng talong. Ayan, malinis na. Yung scatter kasi nung una ni Batuto, hindi nahawi yung damo, kaya medyo kumapal. So nung ako nag-scatter, sabi ko sila maghawi sa puno. Bulaklak oh. Tsaka mga buko. Yan ang alagaan natin mga katong. Yan. Pagka ito lumaki, marami ito. Maraming sabay-sabay yan. Sa edad ng talong na yan, wala pang 40 days. Maganda talaga yan. Magandang gulas na yan. May kakaiba ako ng lupa rito. Ito mga katong, walang chicken manure. Itong kabila na ito. Yung gawilan doon meron. Tapos, pero tignan nyo naman yung lupa. Tapos doon naman sa kabila, wala naman chicken manure. Mahina. Mahina yung arangkada ng talong doon sa kabila, yung maliliit. So ewan ko lang din ha. Siguro tapat-tapat lang sa ano yan, sa lupa. Dito naman, kumo ito mataas. Tatambakan ko siya tapos magkakanal ako sa gitna. Dahil ito tuyuanin. Padadaanan ko lang dito ng bagya. Tapos mag-ano ko ng kanal sa puno, malapit sa puno para madali siyang mapatubigan. Ito, tuyuanin to eh, yung dulo nito. Mabilis matuyo yung lupa. Timba eh. Talagang iniwanan ng dalawa rito ah. Unang bunga. Bukunin na rin natin yan. May nakapasok ng uod. Kasi madalang lang naman, kaya kailangan na alagaan natin sa spray. Huwag mababaktaw. Kaya lang naman nababaktaw ito mga katong pagka nag-uulan ng diretsyo. Hindi tayo makapag-spray kaagad.
kagandahan naman dito mga itong sitalong natin. Wala namang whitefly. Kaya malinis yung dahon niya. Talagang uod. Uod ang kinakalaban natin ditong kwan. Uod talaga. At sa mga whitefly, mga hanip na maliliit sa dahon, wala. Malinis. So, makuha tayo dito sa pag-i-spray. Maagap. May mga tama din yung ibang dahon. Yung nakuha ng natusok ng uod. Napasok. Nagiging regular na yung spray natin yan. Marbis tayo ngayon. Mamaya spray. Tapos pero hindi naman ganung pan talaga yan. Sa susunod, sunod na harvest yun. Kaya lang, malalaktaw ito ng ilan. Halos isang linggo. Mamayigit isang linggo. Pag harvest natin ito. Kasi mga nauna lang ito eh. Naunang bunga. Kaya, pati alangan yung pinakukuha ko ng ipid para at least magsabay-sabay na yung laki niya. Sa susunod, medyo madami-dami na. Baka sa susunod yung silid naman din marami. Marami tayong mga pitas na sili. Kasabay nito sa talong. Uy. Nakakatuwa. Uy, dali mo na nga doon yan. Uy. Dali mo na. Ha. Ito, makapunta pala. Makapalka pala yung bunga rito ah.
naman lang. Mabuhangin ay maputik. Nagulang kasi kahapon eh. Papataba tayo sa talong. Talong na maliliit. Puno ako rito. Kapal ng bunga dito na pakapal dito. Bukong mata dito? Dito malagay ha? Dito ikukan na natin at dito para mahugasan mahangina na matanggal yung basa. Ano yun? Fred, ano yun? Patay mo? Mga tumukod yung baluktot na yan eh.
niya mga katuksyan, pagka nabasada ng pitas, dire-diretso na yan. Yan na simulan. Dire-diretso na po yan. Tuloy-tuloy na. Thank you, Lord. Okay na. Wala namang butas ko yun, mga baluktot na talaga maliliit yun. Pagbrito. Ayun, na-harvest natin. Pero 20 kilos, ano? Meron.